10 sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay, Part 2. Hindi ba't mas masaya kung may malalaman kang bagong paraan o teknik sa mga bagay na araw-araw mo nang ginagamit? Meron kasing mga sikreto o hidden features kang makikita sa mga bagay na madalas nating ginagamit at kailangan lang nating pagganahin ang pagiging resourceful at creative natin para malaman ang mga sikretong bagay na to. At kung tutusin ay madalas binabaliwala lang natin ang mga bagay na ito pero ang hindi natin alam ay malaki at mas mapapadali ng mga ito ang araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman kung ready ka na ay sama-sama nating alamin ang 10 sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay, Part 2. This is Jepoy TV, simulan na natin. Number 10, stickers on fruit. Alam mo ba na ang mga stickers sa prutas ay isang palatandaan ng bansa na gumawa nito at ang mismong producer? Subalit kakaunti lang ang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng mga numero sa mga sticker. Kung may 4 digits at ang una ay 4, nangangahulugan ito na ang prutas ay sinabuyan ng pesticide. Kung meron namang 5 digits at ang una ay 9, ang prutas ay lumaki ng organiko. At kung 5 digits naman at number 8 ang una nito ay nangangahulugan na ang prutas ay genetically modified. Number 9, holes in padlock. Ang mga padlock ay kadalasang ginagamit para ilak ang mga pinto at gate sa labas kaya naman mabilis din itong masira dahil sa ulan at kapag nangyari yun ay bumibili na lang tayo ng bago. Pero alam mo ba na may ilang tao lang ang nakakaalam kung para saan ang maliit na butas na ito? Ito kasi ay ginawa para sa paglalagay ng engine oil sa loob nito. Pagkatapos ng simpleng pamamarang ito, muling iikot ang susi sa lak nang walang anumang hirap at bukod pa dyan ay labasan din ito ng tubig kapag naulanan ng padlock. Sa pamamagitan kasi nito ay hindi may ipon ng tubig ulan sa loob na siyang dahilan para kalawangin ng padlock. Number 8, nail cuticles. Siguro naman ay hindi nalingid sa kaalaman natin kung ano ang cuticle. Ito yung matigas na layer ng balat sa base ng isang kuko. Karamihan sa mga tao ay inaalis ito sa pamamagitan ng pugputol nito paminsan-minsan para makakuha ng isang flawless look pero yun ay mali. Dahil kasi ang maliit na bahagi ng balat na ito ay talagang naroroon para magbigay proteksyon sa mga kuko mula sa impeksyon. Sa sandaling naalis kasi ang balat, ang ating mga kuko ay naiwang nakalabas na may maliit na sugat kung saan ito ay nagpapahintulot sa mikrobyo na makapasok. Number 7, wings on the Apple charger. Alam mo ba na may tinatawag na wings ang Apple charger adapter na kailangan mo lang i-flip para ito ay mabuksan at magamit? Ang purpose kasi ng mga wings na ito ay pwede mo ditong ipulupot ang iyong charger wire bago mo ito itago o kaya naman kung nais mo lang itong iklian kung sa malapit mo lang ito ilalagay. Sa pamamagitan kasi nito ay mapoprotekta ng wire na gamit mo at may iwasan na mahila ito ng basta-basta. Number 6, holes on pan handle. Tulad ko, isa ka rin ba sa mahilig magsabit ng mga kawali at kaldero gamit ang butas sa handle nito? Pues alam mo ba na meron itong ibang gamit kung naranasan mo ng magluto at pagkatapos ay iniwan mo lang ang sandok sa loob ng kaldero o kawali dahil may nakalimutan ka at pagbalik mo ay natunaw na ito dahil sa init ng niluluto mo? Kaya naman para maiwasan mo ang ganitong pangyayari ay mangyaring dito mo ilagay ang sandok na gamit mo. Number 5, notebook margins. Alam mo ba na ang mga margin ay hindi ginawa para magbigay ng espasyo para sa mga nagagalit na tala ng mga guro? Ang totoo kasi ang mga libro noon ay kadalasang nagiging biktima ng mga daga at taga na mahilig gumatngat ng mga papel. Kaya naman para maiwasan ng mga daga na kumain ng mga bahagi ng impormasyon kasama ang papel, ang mga tao ay nagsimulang mag-iwan ng mga bakanteng espasyo sa mga gilid kung saan ang pinsala ay madalas na nangyayari. Number 4, hole on airplane window. Kung naranasan mo nang sumakay ng eroplano, ay malamang napansin mo na ang maliit na butas sa bintana nito. Alam mo ba na kaya may butas na bintana ng eroplano ay para maiwasan ang pressure buildup sa loob nito habang ito ay pa-takeoff? Bukod pa dyan, ay nakakatulong din ito para ang bintana ay hindi magkaroon ng fog para naman ma-enjoy mo ang napakagandang tanawin sa labas. Number 3, hole on pasta spoon. Hindi may kakaila na mahilig tayong mga Pinoy sa spaghetti at sa katunayan ang pagkain ito ay hindi mawawala sa tuwing may okasyon o handaan tulad ng birthday at Pasko. At sa tuwing sasando ka ng spaghetti ay malamang nakita mo na ang butas sa gitna ng pasta spoon na kung saan ang main purpose ng butas na to ay para madaling i-drain ng tubig mula sa pagpapakulo. Bukod pa dyan ay pwede rin itong maging measuring tool lalo na kung isang serving lang ng pasta ang nais mong iluto. Mangyaring ilagay sa butas ang hindi palutong spaghetti noodles hanggang sa ito ay mapuno at ito na ang dami ng pasta na dapat mong pakuluan para sa single serving.
Number 2, small pocket on jeans. Kung nagtataka ka kung para saan ang maliit na bulsa ng iyong pantalon, ay madali lang ang sagot. Ang tunay na purpose ng maliit na bulsang ito ng pantalon ay para lagayan ng pocket watch. At kaya lang naman natin nakalimutan ang totoong gamit nito ay dahil sa paglipas ng panahon ay nauso na ang wristwatch at wala nang masyadong tumatangkilik ng mga pocket watch. Number 1, Fruit Band and Dots. Ang fruit ay isang black band na makikita sa mga gilid ng windshield. Isa itong essentially baked-in ceramic na may iba't ibang function. Ang una ay pinoprotekta nito ang urethane sealant na umahawak sa salamin mula sa ultraviolet rays at tinatago nito ang dumi na naipon sa gilid ng salamin. Para naman sa mga tuldok ay nagbibigay sila ng isang transition mula sa itim na fruit band patungo sa transparent na salamin. At sa maniwala ka man o hindi ay lumilikha din sila ng pantay na temperature distribution sa panahon ng paggawa ng mga windshield. Ikaw, baka may alam ka pang sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay na hindi napasama sa ating listahan? Comment down below!